So, yan mga paps, DIY tayo ngayon sa mud flaps guard. Itong dito sa ilalim nito, kasi tinanggalan ko ng cover dito sa ibabaw ng gulong na ito kasi nasira na yung ating cover dito sa ano, yung mud guard niya. Yun, kailangan natin palitan. So, nag-invento ako ng ano guys, nung mud flap guards. So, nag-order sana ako sa Shopee pero hindi na ako nag-order kasi mahanapan naman ang paraan at mas maganda kapag ikaw yung gumawa ng mud flaps guard. So, ito yung aking nagawa. So, kung makikita nyo may butas dito, ito may butas, tapos may butas rin dito sa ibabaw. Dyan ko ikakabit mamaya yung bolt natin, tapos kung mapapansin nyo, bakit may butas dito? So, ang purpose po ng butas na yan is kasi may connection kasi dito, itong parang plastic na to, connection sa carpet, saka sa ating muffler. So, yun. At ipasok lang natin dyan para maging cover na siya. At may iwasan na yung putik na pumasok doon pag maraming, for example, umuulan, hindi napapasokan ng tubig dito sa ilalim. So, nag-cause kasi ng may time kasi na namamatay yung motor ko pag umuulan kasi napapasokan ng tubig yung air cleaner natin galing doon sa carb. So yun, nag-invento ko ito mud flaps guard. Napulot ko lang to sa labas kasi may kilala kasi ako na gumagawa ng mud guard, so humingi na lang ako ng ganito. So sulit naman guys. Magsimula ang ating video, Babs. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating channel, Jim Moto Vlog. Intro muna tayo. Maglalagay tayo ng mud flap guards sa likod ng ating aryon para iwas tayo sa mga putik. So ito yung ginagawa ko guys, DIY sa aking mud flap guards. Hindi na ako morta ng Shopee. So ang ginawa ko, ito yung napulot ko lang to sa kaibigan ko. May gumagawa kasi ng mud guard yung kaibigan ko. Tapos hiningi ko na lang to. Binigyan naman niya. So ito yung gagawin kong mud flap guard sa aking ER. Kasi dito kasi sa likod ng gulong ng aking ER, tinanggal ko na yung mud flap guard dito kasi nasira na, natanggal yun at nasira na kasi yun yung pinagkabitan ng bolt ng aking mud flap guards na stack ng ating ER. So ang ginawa ko ito, kung makikita nyo may butas dito yun sa ibabaw may butas. So bakit may butas dito? Kasi ito yung connection dito sa mga ano, kung makikita nyo itong connection ng ating carb at saka air cleaner, may malaking parang hose dyan, tubo na plastic yan. At dyan po ipapasok para ma-fit yung ating mud flap guards na DIY. So yun lang paps, magabang lang paps. Ito kasi guys, ito yung connection. Ito, kung makikita nyo yan. Yan. Connection ng carb at saka yung sa air cleaner. Siguro paps, kung wala na nito paps, pwede na tayo hindi, pwede na hindi butasan tong ginawa natin na mud flap guards. Ganun. At itong ginawa natin, pwede na hindi natin butasan. Kasi hindi naman sa gabal. Pag hindi kasi natin binutasan yung paps, medyo sa gabal siya paps dito. Yun, medyo sa gabal siya dito pag inalagay mo. So, kailangan gumawa tayo ng paraan para ma-fit dito sa ating ang ating mud flap guards.
So, mga balang box at bubutasan ko ngayon itong dito. So, may babaw na to. Yung makikita nyo yan. Diyan kasi yung pagkabitan ng ating matlock guards. Ito, itong side na to. Diyan ko, dito bubutasan ko yan. Ang dalawa dyan. Diyan at saka dito. Yan. Bubutasan ko yung paps at diyan ko ikakabit yung matlock guards. So, yun. Bangabang lang, paps. So, yan. Ito, itong dalawa to. Itong side na ito. Diyan lang po butasan yan. Yan. Para sa ating matlock guards. So, ayan, paps. Yan ang ating bolt na maliit. So, yan po yung gagamitin natin para mabutasan yung plastic na pagkakabitan ng ating matlock guards. Ayan, paps, ito na yung tulagay ko ganina sa basul. Mainit na mainit yan. Ito yung gagawin natin para mabutasan yung plastic na pagkakabitan ng matlock guards. Paps, natapos ko nung butasan yung ating pagkabitan ng ating love guards. So ngayon, ikakabit ko na to, guys. Yung size ng ating bolt dito is 6mm. So yun. So ayan, paps. Siyempre, kailangan natin ng bolt. 6mm at saka 6mm. Kailangan natin ng washer yun. At paps, natapos na rin ang ating pagkabit ng ating mud flaps guard. Hindi naman masailan gawin at lagyan mo lang ng bolt sa ibabaw. Dalawang bolt. Tapos adjust ng adjust ka lang para ma-fit yung mud flaps guard dito sa ilalim ng ating ear. So, yun, at the same time, siguro may papasok na putik pero konti lang, no? At may iwasan po na maging problema yung ating ating air cleaner dun sa cab. Kasi yung hindi ko pa ito nilagyan ng ganito, ito, hindi ko pa nilagyan, tumitirik yung motor ko, guys, at parang nawawalan ng lakas ang ating gear paghugot ko ng accelerator. So, at least man lang, guys, makakatulong ito. At libre lang. So, walang bayad. Pwede naman magpa-customize kayo. Pumunta lang kayo sa mga gumagawa ng mga mudguard. Kaya may mga waste naman sila na yung mga mudguard na waste. So, yun lang. Hindi ko binili. Hinihingi ko lang kasi kakilala ko. Make sure na hindi sasayad sa gulong yung ating mud flap guards. So, yun, paps. Tingnan nyo muna kung kalabasan ng kinabit kong mud flap guard. So, yun. So, salamat nga pala. So, just comment down below, paps, para ma-shoutout ko kayo sa susunod na vlog. Shoutout nga pala sa mga sumusuporta sa mga video ko nung simula hanggang ngayon. At yung mga basher dyan. So, what's up, no?
sana matuto kayong tumanggap kung ano ang sitwasyon ng ER natin. Kasi may nag-comment sa akin, Pops, yung ER niya daw, 3 years na daw, walang issue. So, 2017 ata. Ay, ER na ba noon? Wala naman siguro, no? So, yun, may nag-comment lang na medyo, okay lang, walang problema sa akin, mambas kayo. At the same time, sinasabi ko kung anong totoo. Anong totoo sa video or anong totoo ng mga issue ng ating ER. So, yun lang, Pops. At sana nakatulong to, Pops. Sana makatulong to sa inyo. At gawin nyo lang, no? Make sure mabutasan nyo lang dito sa may gilid itong connection ng itong may ano connection ng carb sa kayong air cleaner natin, may parang ano plastic diyan, so make sure mabutasan nyo para ma-fit yung ano, para ma-fit yung mud flaps guard ng ating ER. So DIY, no, make sure on talaga, Paps. So yun lang, Paps. Salamat nga pala, no, sa Davao chapter, sa Tagum chapter, Panabo chapter, sa Digos yun, at Kinaking Yaps, Cagayan, CDO chapter. So yun lang, Paps. So yun lang.